Okay mga Pops, na nga pala. Ngayong araw pala, magre-review tayo nitong Xiaomi tire inflator at nitong yung regular na tire inflator. Okay? Simulan natin ito mga Pops. So okay mga Pops, ito yung regular na tire inflator natin. Ito, yan. Yung mga nabibili rin ito sa ano sa Shopee at Lazada, kaso lang yung brand nito, wala na ako nakikita sa Shopee at Lazada. Ang bili ko rito, around yata ito, 600 to 800. Etong Xiaomi tire inflator na ito, ang bili ko, around 1.5. So ngayon, gagawin natin, ikukumpara natin siya mamaya kung sino yung mabilis sa kanila makakapag-inflate. Okay, from 1 hanggang 33, kasi 33 yung hinahangin ko sa gulong na ito. Bago nga pala natin simulan yun, sasabihin ko muna sa inyo disadvantage at saka advantage ng dalawang to. So mga Pops, ito nga pala yung, ano, yung Goodyear na tire inflator. Yan. Kung ako nagkakamali, 600 to 800 pesos bili ko dati dito. So ayun siya, yan, ino-all lang siya. Ang maganda dito, hindi na to kailangan i-charge. Yan, i-connect mo lang to sa cigarette port. Yan, okay na yan. Tapos i-on mo lang siya. Yan. Ang pangit lang dito, maingay siya. At saka kailangan mong i-monitor yung hangin. So, pag na-hit na niya yung tamang tire pressure, saka mo siya i-off. Yan, on-off. Tapos ito, yan, sushoot lang siya doon. Kumbaga, i-roroskas mo lang siya ng ganun. Okay? Medyo mahaba ang cord nito. Hindi ko na alam kung gaano eksaktong haba. Pero mahaba naman siya kahit paano. Okay, yan. Susunod naman natin yung Xiaomi tire inflator. So okay mga Pops, dito naman tayo sa Xiaomi tire inflator. So itong Xiaomi tire inflator natin, makikita nyo, ayan, so meron siyang USB Type-C dito. Ayan, hindi kasama yung, pag binili nyo to, hindi kasama yung ano niya, yung charger cable niya. Tapos, ayan siya. So mas ano siya, mas compact kumpara dun sa isa. Yun nga lang, medyo makakapal ng konti. Hindi, parang same lang rin eh. Tignan natin ha. Ayan siya. Yan, parang same lang rin ng kapal. Okay? Tapos ito, yan. Kapag i-on to, kailangan nyo lang i-ano to, tanggalin yan. Yan, automatic na mag-on yan. So makikita nyo, yan. Okay? Sa video ko makikita nyo, nagpi-flicker, pero hindi nagpi-flicker sa actual yan. Kasi ano ito, LED. LED to kaya nagpi-flicker sa video. So, walang problema yan. Tapos, kapag pipiliin yan, kung anong hahanginan nyo, pipindutin nyo lang to, nakalagay dyan sa bike, sa motor, sa kotse, sa bola. Okay? May mga presets ano siya na value sa ano sa bawat ano, bawat paggagamitan nyo. Tapos may ilaw rin siya. Ayan, may ilaw. Ayan, may flashlight siya. Ayan. Yan, pag pinindut nyo yung ilaw ulit, may blinker yan. Yan. Okay, pag emergency. Tapos, eto, kapag papatayin nyo, ganun din, shoot nyo lang yan dyan, automatic yan. Okay? Pwede rin itong tanggalin yan mga Pops. Eto, i-ano nyo lang yan, natatanggal siya dyan. Okay? Yan. May kasama tong parang ano, adapter na ano, kinakabit dito in case na hahanginan nyo bola o kaya mas maliit yung valve na pagpapasukan nyo, meron siya kasama. So, ayan siya. Kasi ito, kapag gagamitin nyo, automatic to. Halimbawa, na-reach nyo na yung value na dapat ano siya, makat yung supply ng hangin. Automatic yan makakat. So, pwedeng iset nyo kung ilan yan, dadagdagan nyo, yan, positive. Yan, negative yan. Yan. Yan, tapos ito, ang nakalagay yan, halimbawa, ito, yan, sa motor, nakalagay, bar, di ba? Pwede nyo convert ng PSI yan, gagawin nyo, press and hold nyo lang yung refresh button. So, makikita nyo, yan, naging PSI na siya. So, ang gagawin natin ngayon, i-compare natin silang dalawa, kung sino yung mabilis na makakapagpahangin from 1 hanggang 33 na PSI. Okay, mga Pops? So, simulan natin dito sa regular na tire inflator. Okay? So, ayan mga Pops. Yan, zero na yan. Plat na yung gulong natin. Ngayon, titingnan natin kung gaano katagal niya ma-inflate yan hanggang 33. Okay? So, simulan natin to. Okay, start ko na. Start.
So, okay mga paps, makikita nyo, halos 5 minutes and 30 seconds na inflate ko gamit yung regular na tire inflator. 0 to 33. Okay? So, ayan siya. So, ayan, nakita nyo, 5 minutes and 30 seconds. Ngayon ito, medyo mainit. Ganun naman, normal naman yun na nag-iinit kahit sa ibang ano, inflator. So, susubukan naman natin. Ito, susubukan na natin to. So, okay, bawasan ko ulit yung hangin yan, ganun ko ulit 0. Yan. Gamit tayo nito. So, okay mga paps, yan, 0 na siya. Ngayon, yan, naka-reset na rin yung stopwatch natin. Ngayon, set natin to sa 33. Okay? Set ko sa 33, tapos start ko na to. Okay? So, yan. Tingnan ko ano mangyari dito. So, ayan. So, ang total niyan, 7 minutes and 48 seconds. Ayan. Okay? So, eto, 7 minutes and 48 seconds. Okay? So, ayan, naramdaman ko, medyo mainit na siya. Ayan. Tapos, eto, kaya ko tinuturo kanina, eto kasi, hindi ko masyadong na-charge to kagabi. So, possible na half-charge lang to. Okay, mga paps? So, okay, mga paps. Natest na natin pareho yan. So, ito, 5 minutes and 30 seconds. Ito, around 7 minutes. Hindi ako nagkakamali. Tama. 7 minutes and 48 seconds. So, may 2 minutes halos ng diferensya. Napansin nyo, mas mabilis to. Kasi ito, kumukuha to ng battery galing sa kotse. Yan, sa sasakyan natin. Yung kumukha ng ano yan, supply yan. So, ito, battery lang dito. So, talagang parang i-expect mo talaga na mas mabilis yung ito na diretso dun sa battery ng kotse kesa dito sa chinacharge lang natin. Ito kasi, hindi ko rin masyadong na-charge kagabi to. So, kaya ganun yan. Kaya siguro, ganun katagal mag-inflate. Pero, ang advantage naman kasi nito, kahit sabihin matagal siya mag-inflate, mas applicable to, mas magagamit to. Halimbawa, sa motor. Ang tinesting kasi natin dito, from 0 hanggang 33. So, natural talaga, matagal talaga yan. Pero, kung nababawasan lang ang hangin, tas pang ano, tingin ko, eto, okay na to. Yan. Eto kasi, maingay masyado to. Tapos, may wire pa. Kumbaga, parang, alam mo na, kung tamad ka mag-setup ng wire, i-coconnect mo, mas maganda, ito gamitin mo. Kumbaga, parang kakabit mo lang, tapos pipindutin mo. Ayun na. Ito, mas gamit na gamit ito sa motor. Kasi sa ibang motor, walang saksakan nito. Kailangan pa magpalagay ng cigarette port para makabit to. So, ito, mas dalas gamitin to sa motor. Pero, kung kaya pipili, bahala na kayo kung gusto nyo. Budget meal, ito, medyo mahal ito. Pero, syempre, dito ako. Kasi, tamad ako mag-setup ng ano, ng wire eh. Okay, mga paps.
So paano mga paps, hanggang dito lang yung video ko. Sana nakatulong tong video na to in case na magde-decide kayo kung nang bibilin yung tire inflator. Ito, yung regular na tire inflator or yung cordless na tire inflator. Pili na lang kayo dyan. Okay? So huwag nyo nga pa lang kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng mga gantong video. At huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, hanggang sa muli.